Hello guys, this is Smith at sa video na ito ay ipabahagi ko po kung paano mag-recharge ng Happylot Bus Card online. Sa online recharge ay mabilis lang po at madali. Hindi na po natin kailangan maghanap pa ng mga vending machine. Hindi na kailangan mag-provide ng bills at coins. At hindi na rin kailangan pumila. At makakapag-recharge ka online anytime. May mga option po para ma-access po natin ang website. Una, i-search po natin ang happylot.tar.ae gamit po ng inyong browser. Take note lang guys na lahat po ng browser ay pwede po nating gamitin. Then, mapupunta na po kayo sa kanilang website na ito. Pangalawa, ay i-scan po ang QR code na nasa likod po ng inyong Happylot card tulad nito. Ang option na ito ay para lang dun sa card na may QR code. Then i-click po natin ang nag-pop up na icon. Then ma-redirect na po kayo sa kaparehong official website. So ayan. So, dito sa dashboard, makikita nyo sa may right side ang recharge card. Then, i-click po natin yan. Then, pagdating dito, i-enter po natin ang bus card serial number na makikita po sa likod ng inyong card. Then, click OK. So ayan. Then select recharge option. Then select amount you want to recharge. And then click view basket payment. Then dito po sa basket details, makita nyo po itong may I accept terms of use. So i-check po natin yan. Then lagay din po natin ang ating email address. Then after that, click po natin ang payment. Then pupunta po kayo dito sa summary. So dito sa summary, may donation po dito para sa Authority of Social Contribution, MAAN. So may mga amount po dyan na pwedeng pagpilian. Minimum po is 5 dirham pataas. So nasa inyo po yan kung gusto nyo po mag-donate. Kung hindi naman po, so i-delete nyo lang po yan. Then dito sa baba, sa Integrated Transport Center, SE. So makikita po natin dito yung 10 dirhams na transaction amount natin. Yan. At sa bandang baba, may choose payment method at select payment method. So click po natin dito yung pay. Then mapupunta naman tayo dito sa payment option. So click po natin dito ang add. Then dito may na kalagay din po dito sa add new credit and debit card or debit card. So ayan. So nakikita nyo po yung mga card details dyan na pwede nyo pong pilapan. At para naman dun sa mga baguhan, nandito po ang halimbawa ng isang debit card na magagamit din yung patayan sa pag-fill out ng card details. And then after nyo po ma-fill out ang card details, so click po natin ang pay. Then sa payment verification guys, pwede po kayong mag-cancel ng payment or submit.
So pili lang po kayo dyan, pwede nyo pong i-cancel ang payment nyo or pwede nyo pong ituloy. And then, para po makompleto ang transaction, makaka-receive po kayo ng OTP galing po sa inyong banko. And then, click nyo lang po ang submit. Makikita nyo dito bandang taas ang confirmation. And then nakakasaad dito na your payment has been processed successfully. At ang na-reload natin through Hapilat Online Services ay matatanggap ng bus validator sa loob ng 2 oras. At kapag kayo po naman ay nagmamadali, ay suggest na mag-reload po direkta kahit saan na Hapilat reloading devices or machine or sa bus station. At kinabukasan nga po ay pumunta ako ng reloading machine para i-check ang current balance ng card. The next day, take note ang previous balance po natin bago tayo mag-recharge online ay 3 dirhams. So i-check po natin. I-double check ko muna, baka hindi ito ang card na ginamit ko. Ayan, makikita nyo po dito na 13 dirhams na po ang regular load maliban po sa load na monthly pass. So ang previous load po ay 3 dirhams plus 10 dirhams na nareload po natin through online. So equals 13 dirhams. So ayan, that's it. At sana'y nakatulong naman po ang video na ito. At kung nagustuhan nyo po ay bigyan nyo po kami ng like, share, comment, subscribe. At i-hit po ang all notification bell para ma-notified po kayo sa lahat po ng aming video na i-upload. Thanks for watching. Keep safe and God bless. See you in the next.